Hello mga ka-Timarbes! Ito naman po si Kuya Aaron at welcome po sa aming channel. At kung bago ka dito sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts. Hello mga ka-Timarbes! Today is day 22 ng ating sunflower series kung paano magtanim ng sunflower sa paso. At sa mga hindi pa po nakaka-join sa ating pag-giveaway promo ng Timarbes channel, i-click nyo lang po yung link na yan para malaman nyo po yung mechanics on how to join. At pwede nyo nang i-click yung link po doon sa description box. So ayan mga guys, today is day 22 ng ating sunflower series. At kung makikita nyo yung ating sunflower ay magandang maganda pa rin ang tayo. At kahapon is maganda ang panahon at maaraw at hindi naman siya umulan. At kung mapapansin nyo, may mga parting natuyo na, no? At may mga parte pa rin dun sa ating soil na basa pa rin. So hindi pa rin tayo magdidilig ngayong araw na ito, okay? At kung mapapansin niyo mga guys, yung mga dahon niya is medyo lumalapad na, no? Itong ano, medyo maliit pa ito kahapon eh, pero ngayon lumalapad na siya paunti-unti. At ang height niya is almost parang 7 inches na siya. At ngayong araw na ito, wala tayong gagawin. Hahayaan lang natin yung ating sunflower dahil basa pa yung kanyang soil at malamig-lamig pa, no? At dahil ngayon, humahaba na yung diameter ng ating sunflower mula dito hanggang dito. Parang isang dangkal na siya. Sa tingin ko, parang nandito na yung ugat niyan. So bago dumating yung ugat dito, a-applyan na natin siya ng triple 14. Magsa-side dress po tayo. Pero hindi natin didiligan muna. At kapag tumangkad siya at umabot na yung roots niya dito, ay masisip-sip niya din yung triple 14. Bukod pa doon yung nasisip-sip niyang growers gold at calcium nitrate banda rito na i-drainage natin. So ayan guys, i-demonstrate ko yung tamang pag-side dress ng triple 14. So ayan mga ka-Timarbes, binago ko yung view ng ating camera para makita nyo yung tamang pamamaraan kung paano po mag-side dress ng fertilizer. So ito po yung main stem ng ating sunflower at nandito po yung part na kung saan ay maaraw, okay? At dahil sa tingin ko nandito pa lang yung roots niya, dito na ako maglalagay para pag lumaki siya at may bulaklak na siya, maaabot niya na yung fertilizer na ilalagay natin dito, okay? So ang una nyo pong gagawin, huhukay po tayo ng mga at is 2 to 3 inches dito sa lupang ito. Gumamit lang po tayo ng pwedeng stick or pwede basta mahukay nyo yung ano, kahit ano, pwedeng daliri, pwedeng kamay, conforme po sa inyo, basta maghuhugas lang po ng kamay, okay? So dito natin ilalagay yung ating triple 14. So once na nakahukay na tayo, ilalagay na natin yung 1 tablespoon ng triple 14. So ayun mga guys, sa mga hindi pa po nakakakita ng triple 14 na complete fertilizer ay ito po ang itsura niya. May mga ibang brand na maputi ito, merong mapusyaw, merong parang kulay blue. Ito po ay yung triple 14 ng Ramgo, no, na complete fertilizer. At ang pag-apply po nito, ipapakita ko sa inyo, ayan, gumawa tayo ng hukay at dun po natin ilalagay yung 1 tablespoon na complete fertilizer. Meron po kayo makikita na ibang gumagawa, kukuha lang ng konti, ipipitik-pitik lang ng ganon, pipitik-pitik lang ng ganyan, hindi po tama yon. Ang tama po ay binabaon itong fertilizer sa lupa. At kung pinitik-pitik nyo lang ito, katulad na ganyan, pinitik nyo lang na ganyan, nasa ibabaw yung fertilizer, diba? At pag tinamaan yung mga pinitik nyong mga fertilizer ng araw, sigurado mawawala ang sustansya nyan. Magdi-dissolve lang yan. Sayang yung linagay nyo. So kailangan ibaon nyo ito sa lupa para hindi po tamaan ng init at hindi masayang yung mga nutrients nitong triple 14, okay? So ang gagawin natin ay ilalagay na po natin siya doon sa hinukay natin, no? Yan, okay? At pagkatapos niyan ay tatabunan na natin siya. Yan. Pero sa pagkakataon na ito, dahil nakapag-apply tayo ng fertilizer, hindi na muna natin siya didiligan. So hahayaan lang natin yung triple 14 dun sa loob. So ayun mga guys, sana may natutunan kayo sa tamang pagsa-side dress. Hindi yung pipitik-pitik nyo lang sa paligid ng halaman. Mali po yun, okay? Sayang lang yung inilalagay nyo sa ibabaw ng lupa.
masasayang lang yung mga fertilizer na yun, okay? So, kailangan i-bound nyo sa lupa para hindi siya masayang, okay? At maprotektahan ng soil yung mga fertilizer nyo sa init ng araw. So, ayan mga guys, that's it for today. At congratulations po sa nanalo kahapon, si Ma'am Doreen Baladad, okay? Congratulations po sa inyo. Kukontakin ko na lang po kayo para may send ang inyong prize. At sa mga nag-aabang kung kailan pa ulit ang susunod na pag-giveaway, ay i-announce ko po yan. So, ayan mga guys, kita-kits ulit tayo bukas and hope to see you on our next vlog.